Ipapasalamat po sa Panginoon, dinala kami ng family namin dito sa Diadem, sa GCF. Kahit naman sinasabi sa kanya, nagde-decide sa akin na, share mo yung word, share mo yung word. Pero at hindi ko alam paano, paano ko sisimulan, paano ko mag-approach. Siyempre, kung may mga kamag-anak kami na hindi pa Christian noong time na yon. Tapos parang gusto ko silang ma-snatch out of the fire. Kasi lagi nga sinasabi sa discipleship namin, sige, share mo yung word, share. Paano ko i-share? Hindi ko pa alam paano. Si tatay din tinatanong ko dati kung paano. Tapos, sabi ko sa panito mo, ganyan, share mo. Tapos, hindi ko naman alam paano. Parang, tapos nahihiya pa po ako mag-approach ng tao. Nahihiya ko i-open up yung topic kasi baka i-bash nila ako. Sabi niya ka na naman, Jamie, bunal-bunal ka na naman, Bible-Bible ka na naman. Ganon. Kaya, inalis ko po siya. Parang inano ko yung dinivert ko yung sarili ko sa ibang bagay na lang. Tsaka na lang yung ganong mag-share ng word. Parang ako na lang muna. Tapos po, nung dito, nung inano kami yung tatay na, yung nga, nagsisolvin. So, paano po yung solvin? Basta sumama lang kay tatay, tapos nakikinig lang po kung paano. Ah, ganun pala yun. Paparealize mo muna na kasalanan, gano'n. Tapos kahit ako po, parang gano'n ko din sa sarili ko na yung parang, paano kapag ako yung general, parang binitignan ko din po yung sarili ko. Yung talagang save ba ako. Pero yan, na-proof ko naman, save na ako. Hindi nawawala yung kaligtasan. Tapos, nung first time ko po mag-share sa isang bata, doon po yung naano yung heart ko. Parang, ito pala yun, ito pala yung gusto ng Panginoon na gawin ko. Ito pala yung paano i-share yung word. Ito pala yung sinasabi. Tapos nung nagpunta po kami ng GCF, tapos yung nagde-disciple sa akin si Ate Shake, tapos sinabi ako siya na, Ate Shake, ganun pala yun, ganun pala yun. Tapos parang umiyak siya kasi sabi niya, kasi lagi po ako yung estudyante na matanong kay Ate Shake, Ate Shake, bakit ba may iba't ibang, ano, may baptism, may ganito, may ganyan, di ba pwede isa na lang? Bakit po ang dami translation? Tapos hindi na ako nasasagot. Parang nagiging question pa rin siya, hindi siya nasasagot na matagal. Tapos nung nandito na po kami, yun po, unti-unti pong natututo yung blessing yun sa akin. Tsaka nag-grow po talaga ako kasi dati naman, hindi naman po ako yung, pag pinupukpok lang ni tatay, yung basta kang Bible, na lang po magbabasa. Pero nung ngayon, parang naging habit ko na siya, routine ko na siya. Kapag hindi ako nakapagbasa, parang may kulang sa araw ko. Tapos yung sa mga classmates ko po, kapag may opportunity ako, tinitake ko na po yung opportunity na yun. Kapag once na na-open up po yung topic na about sa gano'n, doon na po pumapasok na gano'n. Ano gusto mo ba? Siya na katanong na gano'n. May boldness na po ako. May confidence na po ako. Ang gusto ko pong matutunan ngayon, yung sharean ko po yung mas matanda sa akin. Magkaroon po ako ng tapang na makipag-usap, i-approach yung mas matanda sa akin. So, pag mas matanda, sabi ko, toy ko na. Mas matanda sa akin eh. Toy ko na. Ganun. May takot pa po. Pero gusto ko po na ma-overcome ko po yun. Yun lang po.